kausap ko ng mayor si Atty. Punsalan. Isa na lang daw ang kailangan gawin para may sampa ang kaso sa biyanan mo. Kailangan make sure mang katawan ng dalawang biktima. Wala na akong magagawa, Mayor. Nandito na lahat ng kailangan kong ebidensya. I'm sorry, ma'am. Ina-aresto po namin kayo. Father Anthony, si Doña Anita ina-aresto. Ano? Father, na-aresto po si Lola Anita. Puntahan po natin siya. Pasensya na, ma'am. Press kami. Press. Eh, kahit press, hindi po pwede. Sweetheart, by hook or by crook, I will get that interview. Ngayon nakakulong ng mama. Paano nga pala mga negosyo niya? Pinahold ko muna. As in, everything? Mama, pwede mo bang ilipat sa pangalan ko mga properties mo habang nandito ka? Alam ko wala kayong kasalanan. Paano na lang kung maisipan ng korte na ipa-freeze lahat ng mga properties ninyo? At least kapag nailipat na itong lahat sa pangalan ko, hindi na nila kayang kusyunin pa ang mga kayamanan ninyo. Ano sa tingin mo, Robert? Dapat ko bang birmahan to? Well, sa tingin ko po, ma'am, tama si Mama Lena. Anytime po pwedeng questionin ng prosecutor ang mga assets ninyo. Pwede niya rin idamay ang mga taong walang kinalaman sa kaso. Besides, ma'am, marunong sa negosyo ang anak ninyo. Pwede niyang patakbuhin ang negosyo niyo in your absence. Matagal pa ba ako dito, Robert? I'm sorry, ma'am, pero hindi po masasagot yan. Pero isa lang po mapapangako ko sa inyo. I will always be at your side. Hindi ko po kayo iiwan. Thank you, Robert. You're welcome, ma'am. Alam na ako sa kanya. Diba? Saka okay lang yan. Alam mo yung bahay namin, malapit lang dito. Ayun lang, oh. Marami talagang bagay na malaki na pinag-iba, no? Ganun talaga. Things don't turn out how they're supposed to. Bakit? Ikaw ba hindi ka nagbago? Santino? 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 Nagputol ka na ba? Santino! Santino, naalala ko kung nasan yung bahay ni Andrew. Malapit lang din dito. Talaga po? Nagkausap na kami ni Robert. Sige, iha. Payag na akong isalin pansamantala sa pangalan mo ang mga ari-arian ko habang ongoing pang case. Salamat sa pagtitiwala mo, Mama. Robert Penn, please. Huwag kayong mag-alala, Mama. Hindi kayo magsisisi. Ngayon, makasisiguro na tayo na walang pwedeng kumuha ng inyong mga kayamanan. Bro, thank you ah. May mga naaalala na si Ate Ina. Santino. Ang lakas upang makamit ang isang bagay na ninanais ay laging nasa tao. Yun nga lang, minsan ay hindi sapat ang kagustuhan niyang makamit ito. Eh bro, si Lola Anita, bakit po siya nakulong? Mabait naman po siya na tao ah. May mga pagsubok talagang kailangang mapagdaanan ng bawat tao sa tino. Hindi yun mawawala. Nangyayari ito dahil kailangang maging matatag ng tao. Bakit po ganun?
Dahil kailangang maging balanse ang lahat ng bagay. Kapag nadaranasan ng tao ang hapdi at sakit, natututo siyang magpahalaga sa mga bagay na tunay na nagpapasaya at nagpapaligaya sa kanya. Eh di, matatapos na po yung problema ni Ate Ina tsaka ni Lola Anita? Walang ulan na hindi tumitila at walang dilim na hindi napapawi ng liwanag. Ang kailangan gawin lang ng tao ay magtiwala. Salamat. Oh, Sela. Ate, kamusta ka naman? Eto, masaya. Masaya? Nakakulong si Mama, masaya ka? Zelda, masaya ako dahil finally pinagkatiwalaan ako ng mama. Nilipat niya sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian niya. Ginawa niya yun? Ginawa niya yun ngayon? Bakit naman hindi? Ipresent ko sa kanya ang possibility na maaari lang i-freeze ang lahat ng assets niya nang dahil sa kasong ito. So, she made a wise decision at nilipat niya sa pangalan ko ang mga properties niya. Yun lang. Ate, alam mo, nakakahiya ka. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Ate, huwag na tayo magplastikan. Dahil napakasakim mo talaga. Ah. So ngayon, nagagalit ka sa akin kasi gusto mong pumarte, yun ba? Ate, alam mo, ang ikinagagalit ko, nakakulong na si Mama, depressed, malungkot, pero anong ginawa mo? Pinagsamantalahan mo pa yung sitwasyon para makuha yung gusto mo. Sandy, pwede ba? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Ngayon, nagtataka ka kung bakit ako ang paborito ni Mama. Ate, hindi mo naman siya mahal. Mahal mo pera niya. Wala akong karapatan sabihin sa akin yan. Pawiin mo yun. Nasabi ko na. Anong gagawin mo ngayon? Zelda, ano ba nangyari? Sinasabi ko na nga ba lalabas niya yung tunay na ugali ni ate? Ha? Alam mo ba, kinuha niya yung mga ari-arian ni Mama? Ano? Paano? Ginamit niya yung pagkakakulong ni Mama para ipilit niya na ipalipat sa pangalan niya yung mga ari-arian. Hindi ko maintindihan kung paano nagawa ni ate yun eh. Anong klase siyang anak? Bagsak na nga si Mama, pinaikot niya pa. Alam mo, Zelda, huwag mo naiintindihin ng ate mo. Ang mahalaga, nandito ka para sa iyong mama. Ang mahalaga, nandito tayo. Hindi tayo bumibitaw sa kanya. Tsaka isa pa, huwag na sanang banggitin kay mama na nag-away kayo ni Malena. Baka damdamin niya pa yun eh. Ha? Relax ka lang. Relax ka lang. Relax lang. O ano, Doña Anita? Ha? Akala mo kasi lagi ka na lang doon sa langit. Woo! Ganyan talaga kay inatnaan ang matapobreng mayaman. Mm. Hoy, masanay ka na, bakit hindi ka na makalabas? Malamang. Pumunta sa bahay ni Kuya Andrew mamaya. Punta ka tayo kay Lola Anita. Kasi gusto ko siya makita ulit. Oo naman, Santino. Morning! Morning, morning po, mga fathers. Aba, Ina, mukhang maganda ang gising mo ngayon, ah. Oo nga, parang masaya ka. Naalala ko po kasi kung saan nakatira yung kaibigan kong si Andrew. Ah, mabuti naman. Morning, mga fathers! Morning, morning, Boy George. Morning, Boy George. Morning, Ina. May dala akong pandesal, baka gusto mo. Ah, nag-agahan na ako. Salamat. Pero baka yung mga fathers, hindi pa? Gusto po ninyo? Ako. Sige po. Kayo. O, sige din. Kunin niyo na po. Okay lang. Sige. Salamat, Boy George, ha? Salamat, Boy George. Malena, ano ba to? Totoo bang tinigil mo yung mga project mo? Yes. I've already accomplished my goal.
ka na kahit na hindi mo pwedeng basta-basta na lang iiwan mo projects na ipisahan mo, ha? I'll just get somebody else to continue them for me. Problema ba yun? Sige, bahala ka. Basta importante, tapusin mo yung projects mo. Saka magmadali ka na dahil nandang pa tayo kay Mama. I'll just get my bag. Ako sa prinsipyo, ha? Isa mo. Ma'am, ang pagsisimula po ng pagdinigay sa isang araw na. And I'll just check in with Robert po about the other details. Thank you, attorney. Mama, kumakain ka ba ng maayos? Wala akong gana. Ma'am, please take care of yourself. Baka hindi kayo umabot sa hirin pag ganyan kayo. Wala na akong pakialam. Mama, alam kong wala kang kapasidad pumatay. Pero para patunayan natin yung kailangan mo nang balik yung lakas mo. Opo, Lola, maglalaro ulit tayo paglabas niya, di ba? Ma'am, I'll just go ahead first. I'll just check on things. Green. Oh, San Pino. Handa ka nagdalawin si Lola Anita? Opo, Father. Halika na. Lakad na tayo. Mauna na ako at may duty pa ako. Tara, Joy. Magkagalit pa kayo. Hindi po, Mama. Ate. Hoy! Sabi na na... Ay. Taray, binili isang sako. Paminta, Mami, saan ka galing? Kanina, bakit ay nahanap pa? Sweetheart, nanggaling lang ako sa munisipyo. Kasi nagpaalam ako kay Mayor kung pwede kong interviewin si Aling Anita. Ano? Baby! Hoy! Binsan ko pang makita na bumubukay ang bibig ninyo, ha? Kahit hangin ang lumabas dyan, paghahatawin ko kayo. Si Stella, tumatawag ba? Opo, Mama, pero hindi ko po sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari. Baka po kasi mag-alala eh. Lalo na't malayo po siya. Yun ang sasabihin. Mama, pasensya na kung ngayon na kami nakadalaw, ha? Medyo binabalaan siya yung posisyon ko at yung gusto ng taong bayan. Naiintindihan ko. Pero kayo mag-alala. Gawin ko lahat na magagawa ko para maging fair yung hearing ninyo. Salamat. Zelda, may tinatago pa lang nanay mo, ha? Ay, nako, talaga naman ang buhay. Hindi naman kaya pati ikaw may tinatago rin, ha, Zelda? Ano yung ibig niyo sabihin, ha? Hoy, kayo! Anong ginagawa niyo, ha? Tayo hindi nandito para magchismisan. At lalong hindi tayo nandito para laitin yung kapwa ni pulis. Nandito tayo para ipatupad ang batas. At yun ang unahin niyo. Now get back to work. Oo nga. Let's all be professional. Ikaw, Zelda. Carry on. Siguro marami na rin umisita sa'yo dito, ang Doña Anita, ngayong maayos ng lahat sa pamilya ninyo. Father,
Bagamat ganito ang nangyari sa akin, natutuwa ako at nagkabati-bati muna kami ng pamilya ko bago ito nangyari. Lola, sorry po. Hindi po ako masyadong nakakabisita sa inyo. Santino, wala kang dapat ipag-sorry sa akin. Ikaw, iya, kumusta ka na? Naikwento sa akin ni Joy ang tungkol sa'yo. Mabuti-buti naman po. May mga ilang bagay na rin po ako natatandaan. Iya, kapag naalala mo ng lahat, huwag mo na itong kakalimutan. Miski na yung pinakamaliit na bagay. Kahit na ito'y nagdulot ng sakit. Dahil yung mga bagay na tinalikuran mo dahil masakit kapag hinarap mo, ay babalik sa'yo. At posibleng yun din ang bubuo sa pagkatao. Maraming salamat po. Sir, meron po request galing kala Ato and Baby. Humihingi po sila ng clearance para sa interview ni Doña Anita. Anong interview? Sige. Papasok ako. Sige pa. Pala si Lola Anita. Oo, Ate. Kaya nga hindi ako naniniwala sa binibintang sa kanya. Kawawa naman siya. Santino, ito na nga yun. Ate, sigurado ka ba? Oo, dito. Dito ang puno namin ni Andrew. Ate, saan ba pupunta? Sandali! Magandang araw po, Mayor. Pinatawag niyo daw po kami. Oh. Ayun yung request niyo. Aprobado na yan. Oh, thank you, Mayor. Sabi sa'yo kung siksipag at saka. Sabi ko sa'yo, Mami, okay yung plan din natin eh. Pero may isang kondisyon. Ang gusto ko, kunin yun si Mama na walang makeup. Lahat natural. Wala kayong dadayain. Kung ano nakikita nyo doon, yun ang kunin nyo. Pagkatapos, hindi nyo pwedeng ibigay ang tape na yan kahit kanino unless makita ko muna. Kailangan ako mag-approve. Pag okay na sa akin yan, saka nyo palang pwedeng ilabas. Kakain hindi ang bataya. Opo, Mayor. Very good. Sige. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat. I-interview na po. Ni Baby at ni Ato si Doña Anita?
Okay lang yun. Gusto ko lang meron akong ganyan para just in case meron akong panlaban sa kanya. Di ba? Hey, babe. Parang sobra naman ata yung pagganti mo dyan sa biyanan mong masyadong pinakikialaman yung buhay mo. Okay lang yun. Ako ngayon nasa taas. Basta, babe, ah. Ingat ka. Huwag ka masyadong masama kasi baka mamaya makarma ka. Eh, ano naman, ayoko may masamang mangyari sa'yo. Masyadong concerned. Siyempre. Mahal kita eh. Sigurado ako. Nandito na yung bahay ni Andrew. Uy, Athena, saan ka pupunta? Para saan ba ito, baby? Madami ho kasi interesado sa kaso ninyo. Eh, gusto lang ho namin makuha ang side ninyo, Doña Anita. Kung pwede, huwag na lang. Oh, Mami, narinig mo. Huwag na lang daw. Halika na, ayoko please, na dito. Please, wait, wait, wait. Doña Anita, kung talagang inosente kayo, you have to voice it out. Oh, sige. Pero sandali lang. Sige po. Dito mo tayo, Doña Anita. Maganda ko dito sa posisyon na to. Sige, nairoan mo na yan. Ay, na. Po kayo. Okay? Are you ready? Ito mo magagali, Mami. Okay? Okay. Roll, roll, sweetheart, faster. Sandali. Okay? Okay, Ron. Doña Anita, bakit ho sa tagal ng kaso, eh ngayon lang ho may naghabla sa inyo? Baby. Salda, bakit? Si Mama daw nawala ng malay sa kulungan. Hey! Marami na pala kayong nirakit na mag-asawa. Sige. Eh, naku, sir, hindi naman po rakit yun eh. Sideline lang po yun. Ano ba ginawa niyo kay Anita? Bakit inimatay yun? Wala ho! Oh. Eh, bigla na lang ho nag-collapse yun! At bakit? Basta-basta na lang bang inimatay yun? Ha? Eh, sir naman, eh, matanda na naman yun. Pinipiloso po mo ba ako? Ay, teenager ba yun? Ay, sir, hindi po. Tumahimik ka! Luis, itawag ka. May tawag po kayo. Nakumapit ko na. Kita mo na yan! Kaya mo yung ginagawa mo, yung mga naiisip mo, makukulong pa tayo sa ginagawa natin yan eh! Daw kamusta si Mama? Pinimatay ang mama mo. Hindi kinaya ng katawan niya. Ang grabe sitwasyon sa loob ng kulungan. Pero huwag kayong mag-alala. Stable na siya ngayon. Salamat, Doc. Salda, kailangan paalam natin ito ko na Malena. Sige, patawag ko. Sige po, Doc. Maraming po salamat. Mami, ano ba itong pinapasok natin? Ato! Baby! Ato! Ay! Sorry, sir. Ito naman kasi, sir. Binibigla naman kami. Pwede na kayong umalis. Ha? Na-clear na kayo. Clear na tayo? Zelda. Ano nangyari kay Mama?
Nangina si Mama sa kulungan. Dahil sa hindi pagkain at depresyon. Mario, sino ang doktor? Si Dr. Buendia. Nasa labas. Halika, sa mga kita sa labas. Malaya, labas mo sila. Halika. Excuse me, po. Iiwan mo na kita, ate. Sana sandali. Ate, ayoko mag-away dito. Hindi sa harap ni Mama. Nahihiya ako. Santino, hinaharap ka nila, Father! Ate, halika na! Santino! Harap ka, Father! Ina! Ate, ina! Maghanda ka na, Anita. Hindi lang yan ang magiging kalbaryo mo. Father Anthony, si Mama po kasi nasa ospital. Ano? Si Lola Anita po nasa ospital. Kailangan ni Mama ang tulong mo. Bakit nasa ospital si Doña Anita? Di ba dapat nasa kulungan niyo ngayon, di ba? Oh! Pupunta ako sa ospital. Pagkapag sinabi sa akin ng doktor na magaling na si Doña Anita, ibabalik po natin sa presinto. Tulungan mo po si Lola Anita. Huwag niyo po siyang papabayaan.